Hi guys, good morning. Ito po si Lula Malin, ang inyong tinderang hardinera. Nandito naman po tayo sa ating terrace at pagpatuloy natin ang ating paglilinis ng ating halaman at pag-rearrange. Kunin na din natin yung mga pots na hindi na nag-survive yung mga halaman, yung mga medyo sensitive or yung hindi na talaga naka-survive. Tanggalin na din natin yan para at least magkaroon tayo ng space para sa mga bagong halaman na ilagay natin. So guys, invite ko kayo na mag-subscribe, lalo na yung mga bago po na nakapanood ng aking video, ay please subscribe po. Ma-enjoy ko kasi yung magba-vlog at saka ma-enjoy ko yung nakakatuwa yung may madagdagan yung subscribers, nadagdagan yung views. Parang may na-share ako kahit na konti. Yung mga lessons in life, yung mga flaws ng ating pagkatao na yung iba nakaka-relate, yung iba naman ay hindi, pero okay na rin yun. Ang sa akin lang kasi is gusto ko lang ma-share kung ano ang meron ako at yung mali ang pagkagawa ko para hindi mapamarisan ng iba. Tatanggalin din natin yung mga ligaw na damo, tapos i-trim din natin sila, i-prune din natin sila para gusto ko kasi yung mga stems nila ay papunta na talaga, yung branches nila ay papunta na talaga sa labas para hindi na masikip dito sa, hindi na sumikip dito sa taas, sa loob ng terrace, tapos hindi na magkasugat yung ano, yung tao na nakadikit sa rose. Kasi ako palagi akong nasabit sa rose, sa tinik niya minsan dumudugo yung ano, yung part portion ng skin na natamaan kasi di mo maiwasan eh, kasi nagkasalansan ng ganyan. Kaya ngayon naisipan ko ikat ko ang dito papunta sa loob ng mga branches para papunta talaga sila lahat sa labas. So, umpisahan na natin guys, kukunin ko lang yung palanggana, nalagyan ko ng mga damo at saka yung walis para matapos na natin itong linis series dito para pwede na natin ilagay yung dapat na mga halaman na pwede dito sa taas. Kasi yun nga, sinasabi ko na sa inyo dati na may mga halaman ako na inakala ko na maganda doon sa baba, yun pala hindi. Kaya, umpisahan na natin. Sandali, kunin ko lang yung palanggana at saka walis. So, ayan, nanalinis na po natin. Ngayon, ang gagawin natin ay ito namang mga ibang pots na may mga damo. Kukunin din natin para talagang malinis na sila isa-isa. Ito guys, lilinisin din natin. Itong aking mga cactus guys, napuno din siya ng ano, yung mga halahalaman na hindi ko maintindihan kung saan ang galing. Ingat-ingat lang tayo kasi yung cactus nga nakakatinik. Hindi pa ako nakapag-ripat ng aking cactus na lumalaki na din, nanganganak na din kasi gusto kong ano, makita kung gaano sila kalaki. Pero parang kailangan na silang ilipat na naman, lumalaki na sila sa kanilang pots. Actually guys, hindi ko alam kung anong pangalan ng mga cactus na ito. Nabili ko lang tapos inalagaan ko, nanganak sila, nilipat-lipat ko lang sa mga pots yung mga babies, kaya hanggang ngayon di ko alam ang name niya. Ito tapos ilipat ko naman ito sa lagayan sa lugar dahil basang-basa sila dito. Alam nyo naman yung cactus ito pa. Sa tagal ko na nagagarden guys, hindi pa ako nakabili ng gloves. Kaya tiyaga-tiyaga muna ako dito sa aking ano, pagbubunot-bunot dito na sana hindi ako
matusok. Kasi kahapon, dami kong sugat sa tinik ng rose at saka bougainvillea. Di bali, next time, pag magkaroon tayong budget, unahin kong bumili ng Kasi may nabili akong tools sa Shopee. Maliliit pala. Yan o, daming tumubo pero hindi ko pa mabunot kasi maliliit pa. Masira yung halaman, madadamay. Kaya, yan na muna. Ganito lang muna. Pagka kaya nang bunutin sila, yung malalaki na saka ko na bunutin. Kasi kung bunutin ko sila ngayon, madadamay ang halaman. Tingnan nyo, oh. Ang dami niyang babies, oh. Madami din siyang, may mga tubo-tubo pa siyang bago, oh. Ito din, tingnan nyo. Para itong nasa disyerto, ayan, oh. May cactus at may malalaking puno. Dami din siyang anak, guys, oh. Kailangan ko na siyang ilipat sa pot na malaki. Medyo malaki kisa dito. Ganito lang muna. Hindi ko kukuanin yung lahat na Alam nyo guys, hanggang ngayon hindi ko pa alam pangalan yan. Tingnan nyo yung pot ko na isa. Oh. Sila lang lahat ang nandito. Sila ang makakaubos ng space sa ibang halaman. Nung itinanim ko siya dito, maliit lang siya. Ngayon, punong-puno na siya. Kailangan ko na siyang i-repot. Pero kahit punong-puno na siya, may nakasingit pa din. So, ayan. Kailangan ko na siyang i-repot. Hanapan ko ng medyo malaking pot para i-repot ko na ito at magamit ko ang pot na ito sa ibang halaman. Yan. Ganda na, no? Dumami na siya, oh. Punong-puno. Di ko alam pangalan, guys. Kung alam niyo kung anong pangalan na ito, please notify me, please. Comment below para malaman ko kung anong klaseng cactus ito. Kasi maganda. Punong-puno na siya. Sa ngayon, guys, wala pa akong plano na magparami ng cactus. Kung i-repot ko ito, ganito lang talaga kalaki ang ipaglipat ko sa kanya sa isang lagayan. Kasi, may ano pala. Natatanggal pala talaga sila, no? Natural talaga sila na matatanggal sa aray ko. Ayan, di ko muna siya pakialaman, pero may natanggal na isa. Yung isa, dito ko lang muna ilagay. Pero itago ko, hindi ko siya paulanan kasi basa pa masyado yung lupa. Ipatong ko lang siya dito. Ayan, oh. Gunting lang yung gamitin kong panghawak, guys, ha, kasi alam nyo naman na siya, yung matinik. Ayan, oh. So ilagay ko siya dito para tumubo. Dami palang langgam. Lumalabas yung mga langgam. Dito muna siya. Hanap ako ng iba. So, dito ko lang muna ilagay, guys. Wala naman laman ito. Namatay man ang nito. Ang laman. Dito ko siya ilagay. Habang wala pang pot na pero okay din siya dito kasi isa pa lang naman siya. Ayan. Meron pa tayo, madami pa tayong ayusin na cactus. Maganda pala sila, no, pag lumalaki na. Ito, pakita ko sa inyo, ha, ang dami niyang babies. Talaga, ang dami niyang babies na nasa lupa lang. Ayan, oh. Ayan, may babies pa siya dyan sa ilalim. Pero, yun nga, may sumama na mga Natutuwa ako, guys, sa kanya. Kasi, dumadami siya, dami niyang anak. Yung anak pala niya, guys,
natatanggal lang bigla sa kanyang puno. Kaya pala, marami na siyang baby sa gilid niya. So, ang gagawin ko nito, bigyan ko talaga ng sariling time sila na aayusin ko ang aking mga cactus. Meron pa akong cactus doon sa baba, guys, na malaki talaga ang kanyang, malaking-malaki ng cactus. May mga babies na din siyang lumalabas. Anuhin ko din yun, ayusin ko din yun, kasi baka mamulaklak yun pagdating ng panahon. Gusto kong magkaroon ng cactus na namumulaklak. Ayan, oh, dami niyang babies, oh, diba? Akala ko nasira na siya, pero tumubo pa ulit, tapos dito may mga babies pa ulit. So, ang gagawin ko sa kanya ay ayusin ko din. Ito pang isa, parang nagyelo na yata, namatay na yata ito, or pag itago ko dito sa hindi mabasa ng ulan, ayos. Mabilisan lang itong vlog natin, guys, kasi naisingit ko lang ba, pagkakita ko dito sa taas na hindi pa mainit, yun, tinuloy ko yung aking trabaho dito. Pero ayan, oh, lumalapit na naman ang init sa akin. Kaya bababa na naman tayo. Ay, nako. So, ayan. Tingnan niya, oh. Meron akong cactus na inilagay ko na sa cup. Ayan. Kaya lang, yun nga, dami ng babies. Kailangan ng ilipat. Kasi puno na siya. Masakit pa naman ang kanyang ano, guys, yung kanyang tinik. Ayan, oh, may ugat na lumabas sa kanyang ano. Ay, kailangan na talaga sila iripat. Diyos mio. So, ganito pa lang talaga ang magagawa natin. Linisin muna natin ito ngayon. Tapos bukas, hanapan ko ito ng mga pots na pwede kong lipatan sa kanila. Tapos, bili tayo ng kanilang soil na may mga, ano na, may mga fertilizer na. Kasi yung mga soil na binibenta dito sa amin, may mga fertilizers na yun. Ayan, tingnan nyo, guys. Oh, ganda, oh. Ganda na niya. Tapos, yun palang mga babies nila ay lumalabas ko sa iyong ugat. Ito, ugat ito eh. Tapos pagka sa tingin nila na maganda na yung ugat, kusang matatanggal yung anak. Aray ko, ayan na. Ang dito lang muna na try ang ano natin, guys, ha. Dito lang muna na try ang ginalaw natin, kasi yung dito hindi ko pa nagalaw yan. Kasi nga, yung oras natin, bantay-bata pa ako ngayon. Kailangan ko yung pang-ipit sa kanila. Hanapin ko pa yun. Dito lang muna sila sa sahig. Kasi, di ko pa sila maayos doon kasi nababasa sila doon. Basa masyado ang kanilang lupa. Ayokong malunod sila. Kasi dami ko ng halaman na nalunod. Ayokong madagdagan pa yung nalunod ng halaman. Mabilisang paglilinis lang po ito, guys. Kasi ano lang, yung singit lang sa oras. Ayan, oh. Ganda na, diba? Kaya, next time, pakita ko na naman sa inyo kung paano ko sila magripat na naman tayo. Hanapan ko sila ng malalaking lagayan. Meron akong nabili na mga bowl. Iwan ko kung pwede yun. Pero parang flat yung iba. So, ayan. Ito muna yung pinakahuli nating... Aray ko. Ito yung pinakahuli nating nilinis, guys. Ayan. Ayan. So, stop muna tayo sa ating trabaho ngayon kasi... Babalik na naman magtrabaho yung mama ni Kiana. Babysitter na naman ako ngayon. Lola duty eh. So, thank you guys for watching. Sana panoorin nyo pa yung mga iba kong coming na mga vlogs about sa aking halaman.
siguro pagkatapos kong ayusin itong lahat, itong aking cactus at saka succulents ko na ang aking tatrabahuin. So thank you guys for watching at don't forget to like and subscribe. Bye.